Good afternoon, okay? Welcome to my channel ulit. This is Dodon King. Alright guys, so mapapansin nyo, nandito kami ngayon sa San Juan, Batangas. Guys, no? So, ano ba nakikita yung kakaiba? Actually, dami natutuwa guys kapag napapasyal dito sa isa sa mga tinaniman namin guys. Kasi, tignan nyo naman guys. Mas malaki pa sa kayong posi guys. Grabe, napakalaki guys. This is 10 by 10 and 10 by height. 10 po yung lapad, inches. 10 po yung height guys, no? So, guys, dito, ito pong farm na ito ay dati po itong poultry farm. Ano po? So, nag-alaga sila ng manok. So, guys, nung medyo nag-pandemic at nalogi po ang kanilang negosyo, so, bali, sinara po nila ito, no? So, bali, inalis po nila. Pero, natira po yung mga pundasyon ng kulungan ng mga manok. So, guys, may nagtanong sa akin, yung isa sa mga may-ari, guys, nakita ko sa, na-recommend ako sa kanya. So guys, tinawagan ako and actually, nag-ask siya if pwede namin gamitin yung poste for the development ng dragon fruit farm niya. So guys, sabi ko, binisit ako guys and guys, ito. And sabi ko nga, kapag ka, masipag ha, kapag ka, lahat ng bagay guys, may paraan. So instead of, masayang guys, ang poste na ito, kinonvert natin into dragon fruit post guys. So, hindi ko pa naman problema yung gulong kung saan ako ilalagay. Pinifigure out ko pa. Pero ang mahalaga guys, ay nakapag tanim na ho tayo. And ang kagandaan guys, tingnan mo guys. This is around 2 weeks old. Kung gaano ka mature yung cuttings natin, kaya very proud ako guys na yung mga pananim natin ay talaga namang alagang-alaga. Tingnan nyo 2 weeks guys, ang lalaki na po yung suwi niya. At talaga naman pong hindi po pa talaga napaka-mature guys. So medyo lakad tayo dito. So makita mo halos lahat guys. Meron na pong suhi. Okay, so tama. Andito kami ngayon sa farm ng San Juan. So, may bulaklak doon. Guys, napakaganda no? Ayan. Okay. So, ngayon, kaya kami nandito, maliban sa kunting linis, actually, nag-request yung may-ari ng fencing. So, babakuran natin ito kasi may mga alaga sila dito, mga kambing. So, nag-request siya ng fencing. So, guys, nag-fabricate kami ng poste. So, papakita sa inyo yung pinabricate natin yung poste. So, wait na ha. So, dito wait. Show. Okay, guys. So, ito na. So, bali, nag-fabricate kami ng poste, guys. No, ito ay pambakod. Hindi na pang dragon fruit. So, papatuin natin ito ng 4-5 days bago natin siya itayo. Para talagang matibay po siya. So, makita mo, ayan. So, nakafabricate kami today. And babalikan namin in 4-5 days. Guys, so ito ang ating mga kasama. Lima kami nandito. At salamat din sa ating mga kasamahan. Ayan, no? Merienda na naman kami. And guys, kapag may kakilala kayo na katulad ng ganito, pwede nyo pong i-recommend sa kanila na yung dating farm ninyo ng poultry ay pwede pong ma-convert into dragon fruit farm. Guys, no? So, soon makikita nyo paano ko pagagandahin ito. Soon, makikita nyo kung paano natin ito mas i-develop pa para po ma-improve itong farm na ito. Guys, again, thank you ulit sa mga bago nating subscribers, sa lahat na nag-likes, nag-shares, maraming salamat. At sana guys, patuloy nyo akong subaybayan and of course, i-share yung mga videos ko para po may matutunan kayo guys. No? So, naalala nyo guys yung aking vlog the last time na para makatipid ka sa paggawa ng poste. So guys, ako hindi ko ikakahiya guys kasi dahil ito naman na hindi pandaraya guys, no? Ito ay isang paraan ng pagtitipid at the same time guys, eh, matibay pa ang poste guys, no? Ulitin ko ulit guys, no? So pahingi ako ng isang ano natin diyan, isang poste, yung frame. Pwede. Okay. Saglit lang guys, ha. So instead of kasi ang normal na ginagamit namin guys is 9mm. So tatlong 9mm guys, no, ang ginagawa nating tatlo, yan pa paakyat. So dragon fruit natin. So guys, ito naman, ito yung improvise namin guys na pambakod. Frame na pambakod, no? Since pambakod lang din naman at talagang pero mag-improve tayo instead of guys 9mm, ang ginamit po natin ay 10mm. So matibay po yung bakal po natin na isa na ito. And then para makalas tayo ng expenses natin, pwede po kayo gamitan ng kawayan. Ito po yung kawayan. Dalawa po yung ginamit kong kawayan. Pero po, ang kabilya po natin dito ay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, okay. Pasensya na. Okay. So, maraming magsasabi siguro. Magtataka bakit kawayan, guys. Para lang po ba, para po sa inyong kaalaman, na mas nauuna po na nasisira
o nabubulok or may nasisira ang bakal kaysa po ang kawayan. Guys, ang kawayan pag nasa loob po ng poste, kahit po ilang taon po, hindi po masisira yan. Pero, ang poste po, ay ang bakal po, ito po ay nakakalawang. So guys, tingnan nyo, kahit in 25 years, basagin natin yung poste. Ito kalawang na, pero guys, itong kawayan na ito guys, makikita nyo, matibay pa rin po. So guys, no, so ito po ay hindi pandaraya, ito po ay isang bagay po na kabagong kaalaman para po maintindihan ninyo na pwede pala natin gamitin, mag-improvise ng kawayan para po sa frame ng ating dragon fruit ng dragon fruit poste at tumpabakot po natin guys. Actually 9mm pwede niyo pong gamitin, nasa inyo po yung diskarte. You can do your own way strategy po, no. Sa amin ito po yung ginagawa namin para makatipid din kami sa paggawa ng poste, pero po as you guaranteed at rest assured talagang mas matibay yung poste natin pag ganito ginagamit namin. Again, guys, ito hindi ako nababalian ni isa, pero yung bakal nababalian ako. Okay? So guys, again, maraming salamat. Hopefully, meron kayo natutunan. And welcome sa San Juan farm natin. Maliit lang ito. Mamaya, bukas, nasa San Juan ulit kami. 750 post, guys. Abangan ninyo. Papakita ko sa inyo. 3 months old, guys, pero nasa taas na. Ganyan kaganda ang lupa sa farm sa San Juan, Batangas. Yung tanim po natin, which is we are 25% owned po natin yon. 25% ownership po tayo meron doon. So guys, again, maraming salamat at sa patuloy na pagtanggig. At sana may natutunan kayo. And again, this is Don King. Bye-bye!